Ayano. In-announce naman ho ng Pangulong Duterte ha, kasi ho, meron ho siyang binanggit, nakalimutan ko na, sabi ko nga, kahiya-hiya naman yung binanggit niyang barangay kagawad. Binanggit ho niya mismo yung pangalan ng isang barangay kagawad na Loko-Loko. At pinagmumura niya sa TV. Sabi ko nga eh, o di sikat na itong barangay kagawad na ito. Pambira, oo. Eh di sikat na itong barangay kagawad na ito. At sinabi niya nga eh, kung meron pa, actually sinabi na ito after nung mag-announce si Pangulong Duterte. Kung kayo meron mga katiwaliang nangyayari dyan sa mga LGU nyo, sa kagawad ninyo, barangay captain ninyo, may mga nangyayari kayong nakikita, nasisilip, na pagnanakaw, pag-uulit ng pangalan, i-report ninyo with picture o kaya video, i-report nyo sa 888. At pag napatunayan na totoo yung sinasabi ninyo, ay meron kayong 30,000. Ha? Palakpakan natin ng isa't isa. Eh, tapos eh, i-report nyo yan, tapos patuloy nyo lagay nyo sa social media o tawagin nyo pansin ng ako po, ang inyong lingkod, at banata natin ng todo-todo. Pero kailangan, no, willful, may proof po tayo. Ako, mas maganda ho, video. Mahirap po kasi pag picture lang, minsan na-edit eh. Mas maganda ho, may video. Ha? Tapos, i-report po natin. Ha? At pag napatunayan niya, nasa record naman yan, sigurado eh. Ha? May 30,000 ho kayo. Ha? Sayang din ho yan, pambili din ho yan ng cellphone. Pambili din ho yan ng aircon o kaya ng television. Ha? O kaya naman pang isang taon mo ng bigas yan, ha? Kaya dapat itawag natin. Kung nahihirapan ko kayong itawag sa 888, meron nung email din ho yan, presidential action, ganyan-ganyan. O kahit mismo sa akin, bibigay natin ng diretso kay Greco, kay Commissioner Greco. Isa pa yan, si Greco, si Commissioner Greco, ang napakatuwid na tao niyan, ha? At napakabait yan. At saka napaka ang umaapak po sa lupa yan. Kaya maasahan yan sobra. Sobrang maasahan natin yan. So i-report nyo po. I-ano ko ho kayo. I-connect ko kayo kay Commissioner Greco. Napaka ano ho yan. Pag meron ho kayo talagang siguradong informasyon na merong katiwalian. Kasi, di ba, pinopost yan eh. Dapat pinopost yan. Pag hindi ipinost yung mga nakatanggap, aba, medyo kalokohan na ho yan, ha? O, di ba, yan nga yung nangyayari doon sa isang, saan ba yun? Sa Bulacan daw, sa Bulacan, sabi nung isa. Ay, nako, kaya nga, dapat banggitin nyo ho yan. Pag hindi ho binibigay. Kasi ho, dapat to, kasi ho, ang nangyayari, pag nagreklamo yung mga tao, lalo na sa media, di ba, magre-reklamo yung mga tao sa media, basta iisa ang puntirya, gobyerno, pinababayaan kami ng gobyerno, sandali, sino bang gobyerno yun? Napakaraming tao sa gobyerno. Ha? Pwedeng LGU yan, o pwede yan yung mismong executive na si Pangulong Duterte, o pwedeng kapulisan, o sino man, congressman, o hindi ho, sino ho ba yan? Dapat ho, maklaro ho natin kung sino yung mga yan. Hindi ho pwedeng basta gobyerno lang. So maganda ho, isulat nyo, bigay nyo sa akin at pag-uusapan natin yan, panatan din ho natin, araw-arawin ho natin yan. At tingnan natin, ha? Sabi ko sa inyo, itong bagay sa OFW at Philet, napatunayan natin si Pangulong Duterte nakikinig. Kaya mag-ingay lamang po tayo ng mag-ingay, ha? Mag-ingay lang po tayo ng mag-ingay sa social media. Ito ang pag-asa natin, ha? Itong social media na ito. Mag-ingay ho kayo, magiging viral ho yan, ha? Siguro, ewan ko kung paano nyo, itag nyo ako, itag nyo si Mocha, itag nyo si Faye, ha? Yung mga ating mga, itag nyo si Mindavote, nang maalaman nyo natin. Siya nga, yan, sabi nito niya, no, kagawad di kapitan, kagawad lang pala yung hinayupak na yun. Ha? Kagawad. Ay nako, kawawa naman yun, ano? Kawawa naman. In-announce ni Pangulong Duterte. Napanood nyo ba yun? Pinagmumura ni Pangulong Duterte sa TV, sabi ko nga eh.
Hindi, alam mo yun, sabi, sigurado ako, gagamitin na naman ng iba yan. Sasabihin nila, eh, ang liit-liit na tao, binabanatan ni Pangulong Duterte. Hindi, oh, ganyan nung kasi, kagawad po, yan, ganyan nung kasi si Pangulong Duterte. Talagang every detail ng problema ho natin, talagang pinag-uusapan nila doon sa meeting. Ah, yung kaya nga, yung isa sa meeting pa nga, di ba, yung nire-report, ang importante, sabi ni Vince, ni Vince Dison, na sinabi niya, kung may build, eh, meron naman ngayon, eh, test. Pangit lang pakinggan, ano? Sabi niya, may test daw. So, ititest, yan ang goal. Tama nga naman, kasi kung wala hong test, eh, talaga hong mahihirapan, ho? Mahihirapan na malaman, no? Kasi ngayon, grabe, kawawa ho, eh. Ang dami hong Pilipino, ha? Ang dami hong Pilipinong nahahawa ng mga frontliner. Ang taas ho ng percentage natin. Kanina ho, napanood ko sa news, eh. Napakabata, 29 years old na doktor. Tama nga ba, 29 years old na doktor. Resident doctor sa isang emergency. Sabi niya nga, eh, yung una, siya yung nag-uutos sa mga nurse na tingnan. Tapos, biglang siya na. Pag-uwi niya, kinabukasan, siya na ang naka-confine. Sabi ko, pambihira. Oh. Kawawa naman. Pero alam niyo, napakabuti nung nurse na yun. Ha? Aside from maganda siya. Ha? Sabi niya, eh, gusto niya kagad, nalungkot siya, umiyak siya. Sabi niya, naiiyak ako dahil paano pa ako makakatulong kung may sakit na ako? Eh, alam niyang kulang-kulang na yung mga doktor natin. Kulang-kulang na yung mga medical frontliner natin. Buti, ang ganda ng puso ni Ating, eh. Sabi ko nga, ay, ganda, di lang pala magandang kanyang kamukha. Maganda pa ang kanyang puso. At magaling pa siyang mag-tiktak. Wow! Eh, sabi ko, napakapalad naman ang magiging jowa nito. May isa ka ng doktor na mangangalaga sa iyo. Maganda pa. Maganda pang hugis ng katawan. Wow! At nang galing pang mag-TikTok. Ay, nako. Ha? Sabi ko nga, eh. Ay, nako. Napakahirap po. Kaya nga, mabuti na lang din at si Vince Dison ang naandyan. Dahil kung matatandaan nyo, kung hindi dahil kay Vince Dison, eh, ang ano, ang init nitong batang to, eh. Ha? Ang init nitong tao na ito na yung sa bill. Isa ko yan sa sikreto kung bakit nagtagumpay din yung SEA Games dahil dyan sa bill na yan, dahil kay Vince Dison. Grabe ho yan magtrabaho. Nakita ko ho yan ng aking mga mata. Kung gaano ho magtrabaho yan. Kaya ngayon, siya nanaatasan na siguraduhin dumami ang mga testing site o testing center. Para mas ano, 'di ba? Nakita ko kanina pinosko yung kay Yorme. May mga magandang ginawang booth for testing. Kailangan ho talaga eh. Kailangan ho talagang magkaroon ng mga ganyan kasi oh, diyan ngayon oh, hindi ho natin alam eh. Ah, 'di ba nga ho yung iba nung tinest lang sa Marikina naman ito, ha? Nung tinest lang mga asymptomatic na mga frontliners. Saka lang sila nalaman na positive sila. Sabi ko nga, ha? So, ibig mo sabihin, frontliners to, ha? So, habang nagtitreat sila ng mga tao, hindi nila alam na sila ay meron o positive. So, makakahawa sila. Eh, sabi ko, kailangan talaga ng matinding testing talaga ito. Gayunpaman, habang ginagawa po yan, kaya ho napakahalaga ho na mag-gloves ho tayo. Napakalaga, mag-gloves. Mag-gloves ho tayo, mag-mask ho tayo, at kung maaari, magsuot ho tayo ng glasses. Yung meron ng mga nabibili, tigwa 100 pesos lang po yan. Na ice, yung shield sa mata, para ho, eh, wag ho tayong, kasi ho, tandaan ho natin, sabi nga, eh, pag may napanood nyo po yung ginawa ng isang Japanese experiment, pag nagsalita, umubo isang tao, oo, hindi man yan nagtatagal sa air, pero malayo ho ang tinatakbo niyan at sobrang dami ho. Maaring nakamask ka, pumasok lang doon sa mask mo, pero pwede, ha? Pwedeng pumasok yan sa mata mo. Kaya importante rin dapat meron din ho tayong ano, sa mata, yung pag-ano yun eh.
Wala ho ako dito eh. Dapat to eh buo yan, parang ganyan yan eh. Nakaganyan yan, tapos eh mahaharangan niya yung buong mata mo. Importante ho yan, ha? Kaya ito nga ho ang inaano, habang wala pa hong testing, ngunit ito naman po ay patuloy na ginagawa na ng paraan ni Vince Dison, ha?